What's up guys? Welcome to my channel, TUP TV. So ngayon guys, dito na naman tayo sa panibago kong vlog. So ang content ko ngayon is, magluluto tayo ng kumbang bisaya. So guys, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na dapat nating gamitin para sa pagluluto ng kumbang bisaya. So una, ito yung bawang sa kasibuyas. Suka, tuyo, black beans, saka asin. So, nasa sa inyo niya kung gagamit kayo ng asin o hindi. Kasi kung pangalan na kasi itong black beans eh. Saka, pineapple juice. Yan. Saka, dahong laurel. Turog. Then, pamintang buo. So guys, start na tayo. So, ito yung ginamit kong karne na kita siya, hindi yung taba. Kasi, yun nga, bawal ako kasi sa taba muna ngayon. So, ito muna ang pinili ko ngayon na medyo wala muna ng taba. Sa mga hita-hita lang muna ang pinili. So guys, mag-start na tayo. So, gigasan muna natin ng mantika. Gigas muna tayo ng mantika. Kunti lang guys. Kunti lang siya guys. Yan. So, painitin natin ng kunti. Antayin natin ng mga few seconds para uminit yung mantika natin bago natin igisa yung baboy. So yan guys, medyo mainit na. Igisa na natin yung baboy. Yan. So ito guys, napakasimple lang siya. Napakasimple na sa lutuin kasi parang naglalaro ka lang. Ayan. So guys, antayin natin mag-brown yung karne. Yan. So bago natin ilagay yung mga ingredients na pinapakita ko sa inyo kanina. So yun. So patakpan muna natin hanggang sa mag-brown siya. So titingnan natin guys yung gisa natin itong nagbabrown na. So yun guys, brown na siya. So pwede na natin ilagay yung ating mga recipe. Or ingredients. So unahin natin yung bawang. Yes. Yan, tapos linisan natin para ma-absorb yung lasa niya doon sa karne. Right. Yan guys, diba? So, brownies na siya. Hindi na nakakatakam na, guys. Right?
Then, sundan natin yung tuyo. Ayan. Then, suka. Then, yung black beans. Yan. Luluin natin kunti lang. Yun yung asin. Kunti natin asin. Lagyan natin kunti asin. Ginagyan natin ng kunting asukal. So, pamintang durog. Then, daong laurel. Kahit mga 3 piraso lang guys, pwede na yan. Then, pamintang buo. So guys, isunod natin yung pineapple juice. Yan. So ito yung gawin nating tubig. Yan. So guys, tapos na natin na i-apply yung mga ingredients natin. So, antayin natin itong lumambot. So, pakuluan natin ng siguro na sa mga 30 minutes. So, antayin natin itong lumambot siya. So, ayahan lang natin muna. So, takpan muna natin guys. So, titignan natin yung pinakuluan na natin for 30 minutes kung malambot na siya. So guys, tingnan natin. Wow! Lambot na guys. Right. So guys, titikman natin kung luto na siya or malambot na siya. So kukuha tayo ng isang pirasong laman ng baboy. Okay.
So, tignan natin guys kung malambot na. Mm-hmm. So guys, malambot na siya guys. So, titikman natin kung masarap ba, yummy ba, yummy. Nice. So guys, luto na siya. So ililipat natin dito sa bowl. So guys, tapos na siya. Yan. So hanggang dito na lang guys ang aking video. So sana nagustuhan niyo yung aking video na pagluluto ng umba ng Bisaya. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye. TV saka si from Manila yan, si M14 TV. So yun yung unang sumuporta talaga sa akin para mabuo yung aking pagbablog. So siya yung nagsusuport sa akin kung paano gawin. So pati si Jassy Park from London, saka si Jane Channel, saka si Almasting yun, saka si shoutout ko rin si Boss Jack Acro. Ultra Water siya. So shoutout sa iyo, Ultra. Boss Jack Acro. Saka sa aking anak na si Elmer Bon Bisina. So nasa Liti ngayon. So shoutout sa iyo, anak. Saka sa aking buong pamilya. So shoutout sa inyo, Nay and Tay. Shoutout. Saka pinaka-special kong asawa, Nida Shuna. Shoutout. So yun lang, saka ito pa, saka si Melinda Pilay, shout out sa iyo. So ito yung nag-support din sa akin. So hanggang dito na lang guys. So don't forget to like and share and subscribe my link para manitupay ang aking video. So maraming salamat. So hanggang dito na lang ang aking video. So abangan nyo guys sa sunod na aking video. So wasalak at goodbye.